Welcome to our home! Pasok po! Dati, pangarap lang talaga namin to. Sobrang hirap mag-organize, kaya isi-share ko na lang sa inyo kung saan namin to mga nabili. At ito naman ang aming dream knock-knock ref. Welcome back sa aming YouTube channel! I'm Mommy O! So for today's vlog, ito na yung pinaka-antay nyong full house tour! Sinamahan nyo kami sa pagbuo ng aming bahay at sinubaybayan nyo lahat ng mga pinuntahan naming bilihan ng gamit sa bahay. At eto na, itutour na namin kayo sa bunga ng ating pagsasamahan. Siyempre, dito na muna tayo magsimula sa aming gate. At masasabi ko talaga na isa to sa pinaka-crucial parts sa pagbuo ng bahay. Kasi mo naman, ito yung bubungad sa amin araw-araw. At ito rin yung magiging security ng aming bahay. Itong gate namin, at first, gusto talaga namin ng white and gray combination. Pero napag-desisyon na namin ni Daddy O na mag-maroon na lang para talagang buhay na buhay. Kung mapapansin nyo, nilitan talaga namin yung gap ng gate namin kasi for privacy na rin. And tip ko lang din sa inyo na kapag mas nilakihan nyo at mas tinaasan nyo yung gate nyo, magmumukhang malaki yung bahay nyo. At ito namang rampa para naman sa aming garahe. Gumamit kami dyan ng rubberized paint para mas madaling linisin at hindi madulas. Then dito sa harap ng bahay namin, nag-install din kami ng solar post at ng solar light, motion sensor yan ha. Para naman, di ba, hindi sayang yung init dito sa Pinas at mas makakatipid pa sa kuryente. Dito naman sa aming service gate, nag-install kami rin ng additional pa na dalawang lamp and itong aming doorbell. Alam nyo ba na nabili ko lang to sa Shopee? Don't worry ha, lahat ng mga babanggiting ko na nabili ko online, ilalagay ko yung link niyan sa description box. Kaya pwedeng-pwede pa kayong umorder. Ito naman yung isa sa pinaka-favorite part ko ng aming gate. Actually, yung idea nito nakuha ko sa isang resort na napuntahan namin. Pero ginawa ko siyang mas residential feels and mas babagay sa theme namin. Nag-install din kami dito ng tatlong weatherproof na spotlight na nakatutok dito sa aming house number. Dahil sa sobrang dami naming umorder online, kailangan namin ng visible na house number na makikita agad ng mga delivery riders. Even sa pagpili ng mga halaman, pinag-isipan talaga namin yan ni Daddy. O kasi kailangan namin ng halaman na mabubuhay kahit sa direct sunlight at syempre bagay sa theme namin dito. Mapapansin nyo, may maroon touch itong aming mga halaman and even itong aming santa na mumulaklak yan ng orange and red at naglagay din kami dito ng Hawaiian palm. Sa pagpapagawa ng bahay, hindi talaga maiiwasan yung may mga matitirang tiles kaya ang ginawa namin, nagpagawa kami ng plant box made of yung mga crazy cuts ng tiles para maganda pa rin tignan. Later on, ipapakita ko din sa inyo yung itsura ng bahay namin tuwing gabi. Try po kayo! At yan nga, nandito na tayo sa aming mini tambayan slash kapihan na rin tuwing umaga. I-flex ko lang muna itong aming wall decor na artificial plants kasi si Daddy O mismo ang nakaisip at gumawa nito. Kung napanood nyo yung vlog namin sa QMS Kitchenware, doon namin nabili itong mga artificial wall decors. Tinernohan na rin namin yan itong aming garden set na nabili namin sa Wilcon. Saktong-sakto pa at bumagay dun sa pinaka-tiles. And tingnan nyo ito aking money tree. Ayan, lumalaki na ang aking baby. Nabili ko to sa IKEA. At ito namang mga halaman na to, regalo at bigay ng aking mga mahal sa buhay. Thank you Ate Dani at Michelle. Pinalitan ko lang yung pinakapat para bagay din sa theme namin sa bahay. So ayan nga, pati dito sa aming pintuan, nagpalagay din kami ng solar light. Thank you so much WeHome. Doon namin niya nabili. Yung link nila ilalagay ko sa description box. At nandito naman sa bungad din itong bike at syempre yung scooter ni Baby O. Kasi kapag may mga free time talaga kami, mahilig kami mag-ikot-ikot dito sa subdivision. At syempre, meet Peanut at
si Butter. Nakatali sila ngayon dahil... Ayan, house tour muna tayo. Hey! At nandito naman tayo sa aming garahe / sampayan / party area. And very memorable sa amin to ni Daddy O kasi kami mismo ang nag-paint nito. Marami rin sa amin nagtatanong bakit nagpalagay kami ng cove light dito sa garahe. Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo before, na gusto namin talaga yung every part ng bahay namin vloggable. Kahit saan man dito, pwedeng-pwede kami agad mag-vlog. Plus, pwede kami dito mag-party-party. Nag-install din pala kami dito ng foldable na sampayan. Alam nyo, sobrang natutuwa ako dyan kasi matibay at ang dami mong pwedeng maisampay. Nabili ko lang din yan sa Shopee. From the garage, meron din kaming entry going to kitchen naman. Pero, unahin na muna natin ang aming main door. Let's go! Oy! Kaya na tayo maglaro. Itong main door namin, pinag-isipan at pinag-investan talaga namin to ni Daddy O. At na-order pa namin to sa Tagaytay, ha. Thank you so much, Dita Ron. Maraming salamat, Miss Dina. Sobrang satisfied kami sa quality at design. So tara, pasok po tayo. Itong main door namin, ginawa namin yung sliding door to save space at pinalagyan din namin yan ng mirror para naman bago kami lumabas ng bahay, alam naming presentable kami. Naglagay din kami dito ng accent plant. Artificial lang to at minake sure pa rin namin na meron pa rin siyang touch of maroon. Isa rin talaga sa nilook forward ko dito sa bahay namin is makapaglagay ako ng family picture. So yan, nalakihan ko na talaga. Natuwa kami sa kinalabasan itong aming sala and para sa amin, ha, sobrang importante nito. By the way, thank you so much to VJMF Blinds. Sila yung nagkabit ng blinds and curtains sa buong bahay namin. Yung details nila, ilalagay ko rin yan sa description box. Kung mapapansin nyo, itong sofa namin, very unique yung design. At hindi talaga namin to pinakawalan, ha, nung nag-sale to sa IDO. What makes it unique? Kasi hindi lang to upuan, ha. Pwede mo pa siyang storage. Dito namin ilalagay yung mga remote controls, photo albums, and dito rin nakastore itong mga in-order ko sa Ange & Co. na scented candles. Tulad na lang nito para mabango talaga yung mga rooms namin and even bathrooms. Naglagay din kami dito ng center table at syempre ng carpet at super sale na namin itong nakuha sa Mandawi Foam. Actually, itong center table dapat mas malaki to pero nilagay namin yung half dito sa aming side table na pinatungan din namin ng artificial plant. Sobrang natuwa rin ako dito kasi hindi mo na talaga madi-differentiate yung live plant at artificial plant kasi tinabihan na rin namin yan itong live plant, oh. Very simple lang din yung design ng cove light namin dito. Tinurnuhan ba namin yan ng mini chandelier na nabili naman namin sa Yihome. So, dito naman tayo sa aming TV spot. Itong area naman na to, ginawa talaga naming minimal lang. No cabinets, no TV racks, walang cheche-boreche. Para din hindi naaapektuhan yung viewing experience namin. At mas madali ring linisin. Oh my gosh! BTS! Sinong bias nyo? V! Siyempre, ayaw naman namin ng sobrang plain. Kaya nagpalagay pa rin kami dito ng wall cladding. Ito nabili namin ng mura lang sa Wilcon. Merong two types of wall cladding. Ha? May indoor and outdoor. So kung pang indoor lang naman, mas makakamura kayo. And dito naman tayo sa aming photo collage. Sobrang trip na trip ko talaga to. At na-order ko lang din to sa Shopee, ha. Yung link nila ilalagay ko sa description box. Ito yung mga memorable naming travels and events na gustong gusto kong makita everyday. Lahat ng aircon namin dito sa bahay, naka-sale naming nabili sa Distributor's Appliance Warehouse. And i-follow niyo yung Facebook page nila para updated kayo dun sa mga prices and even promos. Plus inverter na yan, ha, at may warranty pa. Alam ko marami nag-aabang nito. So dito naman tayo sa aming dining area. Ayan, si Mama. Ma, come here. Mommy ni Daddy. Oh. I-share ko lang sa inyo, Team O, na yung mesa namin noon, kasya lang 2 hanggang 3 tao. Kaya sabi nga namin ni Daddy O, na kapag nagkaroon kami, yung bibilihin naming mesa, hindi na kami magsisiksikan. And God is good talaga kasi in-exceed niya yung dream table namin. Nakabili kami ng one slab na solid wood at nabili pa namin to sa Tagaytay. Na-order namin to kay Kuya Ambo. Sobrang satisfied kami and smooth transaction lang. Hindi to sponsored, ha. And by the way, magkakaroon tayo ng another vlog
vlog summary yon ng lahat ng mga nagastos natin sa pagpapagawa ng aming bahay at sa mga gamit na nabili namin. Ito namang mga dining chairs namin, ito yung nagpasakit talaga ng ulo namin. Nakailang tindahan yata kami bago namin matagpuan yung babagay sa bahay namin. Kung mapapansin nyo din, iba-iba yung style ng mga upuan namin, tulad na lang nitong kabisera. Syempre dito uupo si Daddy O, so dito naman ako, at naglagay din kami dito ng bench. Ito, accent chair na, mas marami pang makakaupo. Tingnan nyo yung carpet namin dito sa dining area. Share ko lang sa inyo na most ng mga carpets namin sa bahay, rough estimate, nasa 4,000 to 5,000 pesos. Eh, diba, sobrang pricey. Kaya nagtry kaming umorder sa Shopee. Buti na lang talaga, half the price na, satisfied din kami sa quality. Ito naman aming 3D wall at ceiling decor. Nabili namin yan sa BHW sa Divisoria at hindi namin in-expect na ganito yung kakalabasan yan. Sobrang ganda, sobrang natutuwa kami. Buti na lang magaling yung nagkabit. Thank you so much sa aming contractor at soon, magko-contractor reveal na tayo. And dito sa sentro ng aming tahanan, sa tabi ng kainan, naglagay din kami ng Sacred Heart of Jesus na nabili at pinabless din namin sa Quiapo. Sa pagbuo namin ng tahanan na to, isa sa pinaka naging inspirasyon namin ni Daddy. O syempre, come here! Ang naging isa naming prinsesa, si Baby O! Hi! And bibigyan ko lang din ng credit, ha? Tara, malika-lika. Mali! Ayan, naniniwala kasi talaga ako na hindi retirement plan ang anak. Pero kung ang magulang nyo, sinakripisyo ang lahat para mabuhay kayo at mapag-aral kayo. At hindi sila nakapag-save sa pagtanda nila. Deserve nilang mabalikan. Deserve nilang masuklian. Thank you, Ma. I love you. Maaga kasi kami ni Mami O na ulila sa ama, kaya laking pasasalamat namin sa mga nanay namin. And sa lahat ng mga magulang dyan, mga solo parents, na huwag kayong mapagod sumuporta at magmahal at mangarap sa mga anak nyo. I love you, Mama! I love you, Ma! Love you, Ma! Naglagay ulit kami dito ng artificial plant at isa sa pinaka-accent nitong aming dining area na babagay pa rin sa aming dining table is itong aming accent mirror. Akala nung iba kahoy to, pero alam nyo ba, aluminum lang to. Sobrang thank you sa aming contractors. Huwag kayong mag-alala, lahat ng mga suppliers and contractors namin, i-re-reveal namin yan at isa-summarize namin sa iisang vlog para hindi kayo mahirapan. Another tip, kung gusto nyong mas maluwag tignan ng bahay nyo, mag-install kayo ng mirror. The bigger, the better. Dito pala sa back area, meron kami pang dalawang rooms. Dito yung storage and dito yung extra room namin. And in-next na natin yan. Sa likod ng aming TV, sa ilalim ng hagdanan, naglagay ulit kami ng storage area. Actually, advice yan ng sister ko. Buti na lang sinunod ko kasi sa sobrang dami palang gamit at gusto mo yung malinis yung bahay mo, maglagay ka ng mga storage area. Maliit lang yung space nito, kaya dito namin nilagay yung mga tools na mga pang-repair sa bahay. Meron din dito yung mga curtains namin. At dito naman tayo ngayon sa aming CR number 1. Sakto lang yung space nito, kaya nagpalagay ulit kami ng mirror para mas malapad ulit tignan. Yung theme namin dito sa CR is black and white, kaya mapapansin nyo yung mga fixture namin, blinds. Naglagay rin kami ng touch of gold para medyo may accent naman. So yan yung wall decor namin and even yung drop light. And itong mga customized pump bottles ko, in-order ko lang din to sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Ang cute, oh. May hand soap, may conditioner, shampoo, at marami pa akong pinagawang iba. And kung mapapansin nyo, itong sala and dining area namin, magkakaiba talaga yung design ng cove light. And even itong pathway going to kitchen, ibang design din. Nagpakabit din kami ng accordion sa VJMF blinds para rin syempre may separation yung kitchen at itong area para rin kapag may nagluluto doon, hindi mapupunta dito yung usok at yung amoy. At the same time, para mas mabilis din ditong lumamig. So tara, pasok na tayo sa aming kitchen. Ayan, saktong-sakto nandito ang aking mama. Ayan, kaya kami nananabaluto ng luto. Thank you, Ma! Dito na muna tayo sa aming bar counter, kapihan slash inuman namin ni Daddy O. Ay,
May disconnection? Ay, hindi pala. Pero don't worry, magbi-bill reveal tayo after a month of using all our appliances. Then, ito naman, nabili namin sa QMS. Ang ginawa namin, nilagyan namin ang mga barya. Nandito rin yung mga cash pang bayad sa mga deliveries, mga pang tip. Dito rin namin nilalagay yung mga bills namin para habang nagkakapi kami, makikita na agad namin. So, mami, upa extra lang ako dahil ako yung nakaisip nito at usapang alak. Sus! So ayan, meron tayo dito mga wine glass, at dito yung mga pang coffee, may wine, at ito yung mga favorite kong mga whiskey. Kung titignan nyo, mukhang marami, pero ang galing ng contractor namin kasi nilagyan niya ng mirror. Yan, para may reflection at mas maraming tignan. Minake sure din namin na yung high chair na bibilihin namin is hindi yung na-adjust kasi mas mabilis yun masira at for us, hindi yun safe. Siyempre, pagkatapos mag-inom ni Daddy, oh, nako, masakit ang ulo niyan. Kaya, very important din na meron tayong medicine box sa bahay. So, nandito na yung mga first aid namin, mga medicines namin. So, dito naman tayo ngayon at masasabi talaga namin na isa to sa pinaka nagpasakit ng bulsa at ulo namin. Kasi mahirap palang mag-organize at magkumpleto ng gamit sa kitchen. Kung gusto nyo na mas detalyadong vlog about dito sa aming kitchen, nagkaroon kami ng empty kitchen tour vlog. Panoorin nyo after this video. Ilalagay ko yung link sa description box. Most of our organizers and containers, nabili ko lang yan sa Shopee. Tulad na lang nitong aking rack at mga personalized bottles. So yan, makikita nyo talagang na-organize ko yung mga lalagyanan ko ng condiments. Nandiyan na rin yung mga pangluto such as salt, chili powder, magic sarap, ground pepper, at ayan pa, meron din dito cooking oil, fish sauce, may soy sauce, at ang cute din ng lalagyanan ko ng sugar at salt. Nakakatuwa rin itong Mang Tomas at ketchup. Pati yung hand soap namin na lalagyan, ayan, pina-customize ko na rin. Pati itong mineral rock and cover ko, pati itong rice dispenser, no-order ko lang din yan sa Shopee. Lahat ng links na yan, ilalagay ko sa description box. Pero kapag yung link na yan, hindi nyo makita sa description box, meaning hindi ko yan recommended. Yung theme namin dito sa kitchen, black, white, and gray. Kaya naman makikita mo yung kitchen cabinet namin, o, diba? Mas malinis tignan. And ito naman ang aming range. Nandito rin yung aming rice cooker na nabili namin sa Harry Appliance. Meron din akong tip sa inyo para makakatipid kayo, hindi kayo bukas ng ref nyo. Mag-ready kayo ng mga tumblers. Meron kami tigi-isa, nire-refill na lang namin to every morning or every mauubos. Flex ko lang din itong nabili ko sa Harry Appliance kasi hindi lang ito basta-basta rice cooker. Pwede ka dyan mag-bake, mag-stew, mag-steam, mag-fry. Sobrang sulit talaga. And ito naman yung organizer namin. Actually, fridge organizer yan. Pero ang ginawa namin, nilagyan namin ng mga Ricardo. Then, ito naman yung aming mga baso. And, ito naman ang aming pull-out dish rack. Ayan, nagaya ko lang din to kay Miss Ivana Alawi. Very useful nito. At pwede mo rin tong orderin sa online. Ilalagay ko yung link nito sa description box. Tip ko lang din sa inyo kapag magpapagawa kayo ng mga kitchen cabinets nyo, ibase nyo yan sa height nyo ha, para hindi kayo mahihirapang magbukas at sara at kumuha ng mga gamit. Pero bumili rin kami ng mini upuan at apakan na rin to para naabot namin yung mas matataas na part. Dito naman tayo ngayon sa aming mini pantry at syempre itong aming dream knock-knock ref. Ayan! Ayan, talagang pinag-ipunan namin to ni Daddy O at soon magkakaroon tayo ng pantry and ref organization. Abangan nyo yan. Bumili lang kami ng rack para mas ma-organize namin yung stock namin. So dito sa taas na part, ito yung mga kitchen appliances na hindi naman namin usually ginagamit. At ito namang first, second, and third, lahat ng mga stock naming pagkain from ingredients, snacks, mga pagkain ni Baby O. At syempre, hindi mawawala sa kitchen namin ang mga products na binili namin sa Lola SPS. Nagaanap kayo ng supplier ng sobrang sarap na bagnet bagoong, sisig bagoong, meron din silang chicken oil, meron din silang pure honey ha. Ayan, talagang sa kanila kami bumibili at pwedeng-pwede kayong maging reseller. Natuwa ako talaga sa kanila at sa sobrang sarap ng products ng Lola SPS. Ayan, nagpa-customize pa ako ng my team, oh God. Kaya yung mga gusto dyan maging reseller, distributor, or for personal consumption lang ha, i-message nyo na agad ang Lola SPS.
At hindi naman sa pag-hoarda, pero talagang nagsistock ako ng products ng Lola Espis dito sa bahay. Kasi sobrang sulit, ang sarap. And as low as 1,300 pesos, pwede ka na agad magsimula ng sarili mong business. Kaya i-PM nyo na agad sila. Katabi naman ng kitchen natin is itong aming laundry area. And nandito yung washing machine. Meron din kaming laundry cabinet. Diyan nakatago yung mga panglaba. Nandito pa yung iba naming stocks. At syempre, meron ditong upuan para kapag naglalaba ka yan. Chill, chill. Cellphone. Tulad nga na sinabi ko, ipapakita ko naman sa inyo yung setup ng bahay namin kapag gabi. And dito sa garahe, pwedeng-pwede kaming mag-party! At ganito na nga yung setup ng harap ng bahay namin tuwing gabi. O, diba? Maliwanag pa rin. And most of our lamps here, solar lights, kaya tipid pa rin. Plus, motion sensor pa. Pati ito, solar light na rin. Ngayon naman, punta na tayo sa second floor at ito yung mas exciting na part. Let's go! Itong movie area ang masasabi kong pinakamagandang room dito. Tinupad na namin yung dream room ni Baby O. So tara! Ito naman yung pinaka-relaxing na part ng bahay namin.